Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video guys, tuturo ko sa inyo kung paano ako kumikita gamit lang ang cellphone ko. And legit to, 100% legit. Hindi po siya scam. Totoo siya talaga kasi ilang beses na ako nakapag-cash out ng pera. So ituturo ko sa inyo ngayon kung ano yung app na ginagamit ko, yung Snapcart, which is ito. And then, ipapakita ko sa inyo later on kung paano ko siya ginagamit at kung paano ko kumikita gamit ang app na yan. So, dito sa Snapcart guys, as you can see, ayan, ipapakita ko sa screen. Ito po yung itsura niya, ganyan yung itsura ng app. And then, pag pumasok ka dun sa app na yun, dalawang ways para mag-register ka. Either mag-register ka gamit yung email mo, phone number, or pwede kang mag-login, pwede kang mag-login through Facebook. So, i-connect mo lang yung Facebook mo doon and then ihingan ka ng konting details lang and then boom, doon ka na. And the way it works is like this. Ang gagawin mo lang, napakasimple guys. Mag-i-snap ka lang, mag-picture ka lang ng mga resibo. Pero itong mga resibo na to, hindi lang basta-basta resibo ang pwede mong ipasa or isubmit or picturean. Meron silang guidelines, meron silang mga batayan ng mga resibo na ina-accept nila. First, ang mga resibo na dapat mo lang picturean guys is yung mga resibo from groceries. Ano-ano ba yung mga grocery stores na ina-accept nila yung mga resibo? Basta, ang grocery store ay merong nakalagay doon yung name ng store, yung DTI, keme-keme doon sa resibo. Meron din doon contact number and everything. Good example na dyan ay yung mga 7-Eleven na resibo, Ministop, Mercury Drug na yung grocery part ng Mercury Drug, SM, Supermarket, yan, pinaka, yan talagang ina-accept nila. And ever, pati Pure Gold na resibo, basta yung mga standard na resibo ng grocery. Hindi po pwede yung mga resibo na nag-shopping ka sa SM, may binili ka sa SM department store, tapos in-snap mo, pinasa mo sa kanila, mare-reject yun guys. And one more thing na ina-accept nilang resibo is resibo ng gamot. For example, bumili ka ng gamot sa Mercury Drug, yun yung mga resibo na ina-accept nila. And isa pa guys, kung meron kayong SM Advantage card, plus factor yun para ma-approve yung resibo nyo na ipapasa nyo sa Snapcart. Bakit? Kasi kapag may SM Advantage card ka, dun mismo sa resibo mo sa SM, nakalagay yung pangalan mo. So, kung nandun yung pangalan mo, it means you really own the receipt. Sa'yo talaga yung resibo na yun. Kasi si Snapcart, medyo maigpit sila when it comes to pag i-snap mo ng resibo. Kapag may mga questions kasi doon kung ano-ano yung mga expenses mo, like may mga survey kasi doon silang nirarun na pwede mong sagutan. And part doon is, tinatanong nila kung ano yung expenses mo when comes to groceries, ganyan-ganyan, yung mga utility bills mo every month. So pag nakita nilang snap ka ng snap ng mga resibo na hindi naman dapat, or parang medyo suspicious kasi ang laki-laki masyado ng grocery, yung resibo na yun. Yun, pwede nilang i-reject yung resibo mo. And one more thing na dapat tandaan nyo guys is kapag mag-i-snap kayo ng resibo, maximum of 3 na receipt lang ang pwede mong picturean in a day. So kapag nakapagpasa ka na ng 3 resibo in a day, hindi ka na pwede magpasa. Antay ka na lang kinaumagahan. And one more thing as well is, yung resibo na pwede mong ipasa or picturean, dapat 3 days pa lang siya. Kumbaga, 3 days ago, since 3 days ago mo siya nabili. So, as much as possible, pagka nakabili kayo ng item sa grocery store, pagka-uwi nyo, picturean nyo kaagad, ipasa nyo kaagad sa Snapcart. Huwag na kayo mag-iintay ng ilang days kasi pag lumagpas yun ng 3 days guys, yung tagal ng resibo nyo, hindi na po pwede yun, hindi na yun i-accept ni Snapcart. And then, bawat ini-snap kasi natin guys, paano tayo kumikita sa Snapcart? Bawat ini-snap nating mga resibo guys, may kapalit yan na amount. Let's say for example, kapag 4,000 mahigit ang resibo mo na pinasa mo sa Snapcart, ang corresponding cashback niya is maximum of 36 pesos. Kapag ka naman 2,000 and above,
ang cashback mo naman dyan is mga nasa, I believe, 15 pesos. And then, and so on and so forth, pababa ng pababa. So, imagine mo yun, guys. Yung, sa every week, let's say, weekly tayo nag-grocery or everyday tayong may binibili. Kahit sabi mo pa, 100 pesos lang yung amount na yan, pwede mo ipasa yun sa snack card. May kapalit siyang amount. And yung paunti-unti na nag-i-snack ka, nagpapasa ka ng resibo, yung paunti-unti na yun, guys, may iipon yun. Tapos, kapag let's say, oh sige, paano tayo, paano natin makukuha yun? Yung naipon nating amount dun sa Snapcart app. Makukuha natin yun through cash out process. Dalawa ang cash out process nila. It's either ika-cash out mo, transfer mo sa bank account, or the other one is i-cash out mo and then gamitin mo as pang-load sa number mo, sa prepaid mobile number mo. Ganun siya kadali. Now, ang minimum na amount dapat nang naipon mo na is 220 pesos para makapag-cash out ka, para makuha mo yung pera. So, let's say, kagaya ko ito. Kagaya ko sa account ko ngayon, 179 pa lang yung naipon ko, hindi pa ako pwede mag-cash out. So, hintayin ko pa yun na umabot siya ng 220 bago ako makapag-cash out. Ipapakita ko sa inyo, guys, dito sa screen, yung mga cash out history ko. I believe ang unang na-cash out ko nun is load. And then, yung sumunod, inipon ko siya talaga. So, 500 plus ang na-cash out ko. And, legit siya, guys. Ilang beses na ako nakapag-cash out at nakapag-transfer sa BDO account ko. 500, 200, 300 plus. Ganyan. Nade-deposit talaga siya sa account ko through Dragon Pay. So, totoo siya talaga. So, tsaga-tsaga lang. Snap ka lang ng snap ng resibo, pasasaan makakaipong ka rin. And, diba, wala namang, di naman natin naisip na dahil sa resibo, magkakapera ka, diba? So, ayan guys, yan lang muna for snap card. And I do hope itong video na ito nakatulong sa inyo. Kung nasa bahay lang kayo, ang kailangan nyo lang ay napakasimple guys. Cellphone lang. And, of course, kailangan nyo rin pala ng internet. Kapag kaya access nyo yung app at mag-snap kayo ng mga resibo, kailangan i-access. Kailangan may internet yung phone nyo. And guys, one more thing pala. Pag nag-i-snap kayo ng resibo, kailangan talaga yung pag-snap nyo is kailangan malinaw na malinaw. Kasi pag nag-konting nag-blur lang yung resibo, ano na siya? Pwede siyang ma-reject. And kung may iba pa kayong questions about Snapcard, feel free to put it on the comment section and then I'll be glad to answer them all. Thank you so much guys sa panonood sa aking video. And if you think you like this video, please like my video. And then kapag bago ka pala sa channel ko, please click the subscribe button. Thank you so much. And hope nakatulong yung video na ito para sa inyo. And balitaan nyo ako kapag nakapag-cash out na kayo, please get back on my video and put some comments to testify na yes, Snapcart is 100% legit. See you again on my next video, guys. Bye-bye!